At eto na, binakbak ulit namin yung ginagawa namin perimeter dahil sabla yung sukat namin. So, yung opening natin sa taas, 91.58. Pagdating sa baba, 95.8. Kaya medyo parang na-confuse ako doon. Nung sinukatan ko siya, parehas kasing 5.8. So, doon ako nalito talaga. Kaya ilang beses nung sinukat. Kasi may kasama pang kwentuhan, kaya recovery tayo. Bago ang lahat, bago tayo mag-start, yun nga pala guys, at dahil nga monetized na tayo, finally, we are monetized, our channel is monetized, Balls TV is monetized channel, so mapapansin nyo na meron na tayo mga ads na nakalagay dyan sa ating channel. So, dun sa mga sumusubaybay sa atin, sa laging mga nanonood sa atin, shoutout sa inyo lahat. Sana, meron ako isang pabor na hinihingi sa inyo. Sana yung mga ads na lumalabas dun sa ating channel, huwag nyo i-skip, hayaan nyo lang sila mag-play. Yun yung pinakatulong nyo sa akin para magtuloy-tuloy yung ano natin, yung paggawa ko ng mga tutorial, yung mga ideas, mga tips na kapupulutan nyo ng aral pagdating dito sa ating ginagawang trabaho. So, yun guys, yun lang naman yung pabor na hinihingi ko sa inyo. Please don't skip ads. Yun lang. Maraming salamat at yes, at monetize na tayo. So, panoorin nyo yung ating tutorial na gagawin. Hi guys, welcome back to our channel, Balls TV. So, today's vlog, meron tayong tutorial na gagawin. At actually, itong series na ito ay first time ko rin. Kaya actual tayong magbibigay ng tutorial. So, I'm not sure din kung anong series ito, but I think this is 38 series ng aluminum. So, ipakikita ko sa inyo and you can identify what kind of series is this. I think this is the perimeter and this is the panel. So, this is the cover. So, putulin ko muna ito guys at unahin ko yung perimeter para hindi tayo sasablay in case na magkamali tayo ng putol sa perimeter, magagamot natin, hindi pa natin maapektuhan yung panel. So, umpisa na natin guys, putulin. Dito sa ating ginagawa, before kasi gumawa ako ng awning, 10 years ago maybe, kasi galing tayo sa abroad, tapos umuwi tayo, kaya eto na naman, meron tayong na-encounter na bagong series, pero yung ginawa kong owning before is ibang series yun, kumpara dito. Hindi ko rin alam kung anong profile nun, kung anong series yun, pero yung cover niya parang pa letter J. So, hindi ko alam kung anong series nun. So, hindi ko natanda. Kasi matagal na. So, ngayon, itong, I think 38 series nga ito. Ito yung gagawin natin. So, siguro naman may pagkakaparehas ng ano to. Kung paano gawin mo dun sa previous na ginagawa ko na. So, dito, yung pagputol ng perimeter, katulad din siguro ng pagputol ng dating ginagawa ko na dire-diretso siya, kasi alam ko mahirap i-kanto mesa itong mga ganitong series ng aluminum, yung mga owning. So, panoorin nyo guys. So, syempre guys, pag kinanto mesa natin ng ganyan, babaligtarin natin ng gano'n para i-kanto mesa natin ulit ng yung kapaligtaran niya. So, eto, try natin kung kaparehas nga siya nung dati kong mga ginagawang only. So, ang sukat natin dito is ano, 13.34 by 21.38. So, eto na yung ano natin, perimeter muna yung pinuputol namin dito, 21.38. Ang ginagawa natin guys, sa CR lang to, ah. Kasama lang to nung ginagawa kong sliding door. Ayan. So, ayun. At ito yung risky dito sa ating ginagawa ngayon.
may pagkakanto niya ito. Kasi different talaga kailangan niya. Maganda yung kantumesa niya. So, dito naman, sa pagpuputol ng ganito, kung anong sukat, hindi ko agad sinasakto to sa putol. Nagtitira ako ng kahit 116 para babaligta rin ko, tsaka ako kakantumesa ulit para maganda. Exactly 21.38 yung pinutol natin. Ito yung width niya. Yung 21.38. So, meron na tayo isa. Ngayon naman, gagawin natin yung pangalawang width niya. Taas. Medyo maraming dumi itong aluminum natin. So, kaya kinukuskus ko muna. So, yun guys. Siyempre, baligtad yung kantumesa nito. Ikakantumesa natin nga lang dito. So, magkakaritaso siya ng parang pa-triangle. So, ito yung parang triangle na sinasabi ko na magiging iritaso niya. So, ayan. Naputol natin. Checking ko lang kung maganda yung pagkaka-45 niya. Ayan guys. Ayos naman. So, meron na tayong dalawang width. Yung height naman. So, ayun mga idol, at pinutol na natin itong mga perimeter natin. So, meron tayong apat na sides. So, ang kailangan lang natin ditong gawin, so, dun sa mga natatandaan ko pa noon, kailangan yung mga pinagputulan, lalo na yung mga corner dito, tinatanggal dapat to. Kasi ito yung magiging cause kung bakit maluwag yung pagdugtong mo sa kanto meso. So, kailangan natin i-heal to para maging fit yung ating mga ilalagay na bracket. So, after natin kikilin lahat ito, puputulan na natin siya ng bracket. Ito rin yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng gap yung ano yung kanto mesa ng oil. Kaya dapat talaga malinis yan para pagka dinugtong mo siya, nilagay mo yung bracket, hindi kakanto yung bracket doon. So, patulad niyan, makikita niyo. Makikita ko sa inyo yan. Kung baka parang excess niya, nakikita niyo na yan. Yan yung mga excess. Kasi pag kinating mo yan, nagkakaroon ng ganyan. Yan yung excess kung bakit. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagka niwibet mo na konting galaw lang, maluwag na. So ayun guys, ngayon naman ay babrakita natin. So dahil nga isa lang to, actually yung mga bracket nito kasi yung makakapal talaga. Yung original na pang Oni na ginagamit is yung makapal na malapad. So dahil nga isa lang naman tong ginagawa natin ito, tsaka sample lang. Ito lang 3-4 by 3-4 yung ginamit natin na bracket. So nagawin natin to. Ibabayan ako muna.
So, yun na nga mga idol, at i-double check lang natin itong ginawa natin. Yung frame natin, anong sukat yung ginalabasan natin. So, ayan, 2138 by 1334. So, ayun guys, at yung kantumesa natin, hindi naman ganun sa pangit. Tyson lang, ayan. So, pwede na yan. Buo na yung perimeter natin, guys. Ngayon naman ay susubukan kong lagyan siya ng panel. So, 21,380 to. So, maybe try natin magbuwas ng 1 inches. Kasi, before, yung ginagawa naming owning, nag-less kami ng 1 inches doon. So, try ko rin dito kung pwede. Kung anong kalalabasan niya. So, putulin ko muna yung panel, guys. Standby muna kayo dyan. So yun guys, naputol na natin yung ating mga panel. So, trial and error to. Tingnan natin kung sakto lang siya dun sa ginawa ko. Pero kung ano natin, not sure, pero ganito yung gagawin ko sa bracket. So, isa dun, then lalagyan pa natin ang isa pa dun sa loob niya. Gagawin kong dalawa. Ayan. So, balikan yun yung gagawin natin. Pero, hindi ko alam kung ganun nga. Pero, sa palagay ko, mas maganda kung dadalawahin para mas matibay. Kasi bukod doon, kaya dinalawa ko rin kasi yung bracket natin, ano lang siya, manipis lang. Kaya, dinoble ko na lang. Actually guys, kaya ginawa ko ng tutorial to dahil mayroong mga nagre-request sa atin kung paano magbuo ng owning. So, isa din doon sa mga nagre-request sa atin na may problema siya kung bakit daw bakit daw yung kantumesa nung owning niya hindi niya ma-perfect. So, pagdating doon sa ganung issue, yung kantumesa na hindi ma-perfect, doon yun sa sa paglalapag ng aluminum doon sa base ng cutter, saka doon sa paghawak. Kasi nga, kailangan, alam mo yung kung alin yung palalapatin mo doon sa base ng cutter mo. Kasi pag hindi mo alam yung palalapatin, talagang banking yun. Talagang hindi mo makukuha yung magandang kantumesa. So, ito guys, para ma-perfect nyo yung kantumesa ng ginagawa nyo, kailangan kung ano yung lapat nun sa ilalim, yan, katulad yan, yung gap na yan, kailangan dikit yan, ganyan. Kaya, hayaan nyo lang yung nasa ibabaw na hindi siya nakadikit. Ito, itong nasa ibabaw na to, hayaan nyo lang yan. Just leave it alone na naka-gap siya ng ganyan, basta nakadikit siya sa ilalim. Dahil nga siyempre itong ano natin na to, itong ginagawa ko na to is kumbaga
bago sa akin. Kumbaga, ngayon ko lang din to nahawakan tong series na to. Kaya, kinakapa ko lang din kung paano natin to bubuhay ng maganda. So, dahil nga nangangapa tayo, so, ito na rin yung chance ng iba na makuha nila. Matutunan din kung paano mag-assemble ng Oni at kung ilan yung mga dapat na less dito. So, dahil nga dinoble-doble ko yung ano nito, bracket, na maybe ito yung pinaka-the best na gawin, na doblehin yung bracket para maiwasan yung yung malambot na panel nga. So, kung maganda yung fit ng aluminum natin, mas maganda siya gawin. Kesa doon sa parang lantang gulay na pangit. Grabe lang kasi. So, malapit na natin matapos itong ating pagpapracket. At ito, meron tayong helper dito na dito ka lang makakita sa channel ko ng ano, ng batang ikaw pa ang kukulitin para lang na tulong sa'yo. O, ayan. May gablong. Para may maitulong daw siya. So ayun guys, natapos na namin assemblein yung ating panel. At naisalpak ko na rin dito. So ngayon naman, ang gagawin natin is yung ating hinges. Ito try natin ilagay. So doon ko malalaman kung tama itong ginawa natin. So, ayan. Ayan na siya. So, install ko muna tong ating hinges. So, yung hinges natin, pakita ko na rin sa inyo. So, ganyan lang yung bukas niya. Kasi pang CR lang naman to, hindi naman kailangan i-pull. So, ako kasi, inuuna kong ilagay itong ano, hinges dito sa perimeter. So, dahil nga, ano, nangangapa muna tayo kung paano ilagay itong ating hinges na to na magpipit dun sa ginagawa nating panel. Kailangan maano ko muna. Obserbahan ko muna kung paano. So, magiging trial and error tayo dito. So, unahin ko muna dito sa perimeter. Then, mamaya guys, isushow ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ewan naman.
guys, at eto na nga dahil trial and error tayo. So, bali, nakuha ko na yung ano, yung pinaka-less. Pag yung single owning lang ah, yung pinaka-the best na less dito sa, ano, sa panel. So, ngayon ay babaguhin ko itong panel, yung width lang. Kasi yung height natin dito sa panel, okay na yan, goods na ako dyan. Dito na lang sa width natin. Babaguhin natin itong width natin, then saka natin sasalpak ulit. Kasi nag-less ako ng uno sa perimeter, hindi siya umabot yung hinges sa kabilang gilid. Although, maganda yung lapat niya sana at pwede ko rin kalsuhan yung hinges para sumakto, pero hindi yun ang gagawin natin guys. Isasakto natin, kukunin natin yung saktong sukat at ibibigay ko sa inyo mamaya sa ending ng video kung ano yung less natin dito sa ating 38 series ng Oni. So, putulin ko muna guys yung panel natin, yung width. Then, okay na yan. Mamaya okay na yan. Hi guys, welcome back again. At ito na, early in the morning at 8:30, time check. Ito na. So, kagabi, itinigil muna natin yung ginagawa natin kasi trial and error tayo. Kaya lang nangyari, puro error. Kasi inabot na tayo ng dilim. So, tapos na sana, kaya lang nagkamali ako ng putol. So, nobody's perfect, lahat yan nagkakamali. Kaya, dapat lang na ayusin natin at ipagpaliban na pagka medyo nagkakamali ka. So, kung papansin ninyo, ayun o, sa ilalim, ang dami pong naging cut size dahil sa pagkakamali ko eh, dun ako mas naging natuto dito sa ating ginagawang owning, ano. So, isa nga, ulitin ko lang, bago lang tayo dito sa series na ito. Kaya, kinakapa natin. So, itong pagkakapa natin na to, eh, meron naman kayong mapupulot na idea na, kumbaga, ako, naranasan ko na yung magkamali. So, dito, pag pinanood nyo yung video na to, mababawasan na yung risk na magkamali kayo. So, itutuloy na natin guys, at eto, binubuo ko na ulit yung panel. Ayan. So, panoorin nyo ulit guys, at tapusin nyo yung video na to, at ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong matutunan dito sa ating ginagawang vlog, sa ating owning na ito. So, watch until the end. So, ito na guys. At natapos na natin itong ating ginagawang panel. So, i-flex ko lang sa inyo. So, ito. Ayan. Dapat at least ganyan man lang sana yung ano, kanto mesa. So, mamaya, sa bandang katapusan itong ating ginagawang vlog, bibigyan ko kasi kayo ng idea kung paano nyo puputulin siya ng ano. Kung paano nyo puputulin ng gantong kagandang kanto mesa. Tsaka yung miter saw nyo, kailangan lagi nakakalibrate yung 45 degree nyan. Ibibigyan ko rin kayo na mamaya ng idea kung paano nyo kukunin yung magandang putol ng kanto mesa nyo. Kahit pasabihin nyo na yung miter saw nyo ay luma na. So, bibigyan ko kayo mamaya ng idea about dyan para meron kayong idea kung paano mapapaganda yung tabas ng makina nyo. So, ikabit muna natin itong ating panel.
pagkakabit ng panel, guys. Ito, ano, ano pa rin tayo dito? Sa aluminum lang. Sa aluminum mga wala. Makapabunas yan. Pagbunas sa kanina. Yung panel nyo, di ba? Ayan, ganyan. Ibotong. Tanda-tanda. So, bibigyan ko kayo ng idea about dyan sa mga pinagsasabi natin na yan. So, ito guys, kung papapansin nyo, itong ginawa natin na to, ayan, kumbaga, umabot na yung hinges natin dito sa side na to. Umabot na siya. Kasi yung pag nag-less ka ng uno, napakalayo. Dun sa ginawa natin kagabi, kahapon, nag-less ako ng uno sa perimeter, napakalayo ng hinges niya, hindi umabot. So, ito, ngayon, eh, sakto-sakto na siya. Hindi mo na kailangan magtukod. Sakto-sakto na. So, ngayon naman, ikakabit natin itong ating hinges. Kung paano natin ito ikakabit, let's see. Let's see what happened. So dito trial and error pa rin tayo dahil nga bago sa atin itong awning na series na ito. Over yan ang ano, awning. So yan guys, malapit na natin matapos. At i-install natin to guys. Panoorin nyo yung mga ikakabit namin. Meron kaming ipapasyal namin kayo. Meron kaming stamp. So, ito na mga lods at medyo nakuha na natin. At ngayon naman ay inilalapat lang natin sa ito. Ito na siya. Ayan. So, napakaganda ng lapat niya. Ang problema na lang dito is yung abang niya sa gilid. Ayan. Medyo angat siya dito. So, mag-adjust tayo dun sa hinges. Yun na lang. Actually, yung awang neto, dapat okay na eh. Kaya lang, wala kasing rubber to. Hindi ko siya nilagyan ng rubber. So, kaya, i-adjust natin siya ng lapat. Thank you.
idol. Ayan. So, makikita nyo ngayon, ay, lapat nyo siya. Ito, itong kabila na to, lock na lang yan. Lalapat na yan. So, ayan. Lapat na lapat siya. Kahit wala siyang rubber, lapat siya. So, ayan. Okay na. So, ipipit siya lang natin to, guys. At, magkakabit na tayo. Nadagdagan ko lang siya ng mga, rivets. Kasi dalawa-dalawa pa lang inilagay ko. Guys, at nandito tayo sa ating client. Ito, tumitibag yung mga ano natin. Kanina sabi sige lang po. Wala na si posing Ito na kumain. Pilat lang na. Shout out kaya pala doon kay posing dito sa client natin. Uy, boss, so, marang pagkain nyo. Kinakabit natin guys yung perimeter. At mamaya ay pakita ko sa inyo kung ano yung walang labas nito. So yun na mga idol. Natapos na yung ating pag-install pero hindi pa natin na silicone dahil kulang pa yung ating silicone dala tsaka yung mirror dito na ilalagay natin. Pukunin pa natin. So ito naman yung ating kinabit na awning. So yun. Kasi silicone ko lang ito. Yun yung awning na kinabit natin. So, sa tunog pa lang, malalaman nyo na yung perfect yung pagkakagawa natin. So, ito naman yung ating sliding na kagagawa. Babalik kami para dun sa mirror, kaya hintayin nyo lang kami. Content kasi wala ka pang ano napapala Pero nang meron na. Double purpose naman ito, promotion sa ano. Oo, yun na. Kasi kung hindi ko nakita sa YouTube yung gawa mo, hindi na ako magpagawa Oo, wala pa kayo. Nakita ko, mapulito itong gawa na ito. Yun lang naman ako, sir, yun talaga. Yun lang talaga yung mabul ko. Tsaka, pag-standard yung tingin natin yung mukhaan. Yung onin. Yung... Check natin guys. Yung onin. Yan. Yan yung onin natin mga pare. Yan. Yung... So, yun guys. Oh, kinabot mo din ba sa i-silicone niya na napakalaki nga ng awang. Yan, ganyan naman. Diba yung medyo niya na lang ng styrofoam. Sabi doon ni Boss Molter, mapakita niyo daw tayo ng malupit na pag-silicone. Sa ganyan. Yan. Ang laki ng awang oh. Nakita niyo ba yung mga styrofoam na yan? Oh. Gaganda yan. Tignan nyo maigi. Watch and learn and look and listen. Ni-repair niya pa lang yung mga kwan. Mga awang sa gitna. Ano guys, yung sliding door. It's me again, Jen Russell. Oh,
Yan. So, ito guys, nakikita nyo yung guhit na yan. So, dyan ko pinanta yung hinges natin. Yan yung perimeter natin. Ito naman guys, ito naman yung sa panel natin. Nakapantay sana dyan yung hinges natin sa may arrow na yan. Pero, dahil nga hindi siya nakalapat, pag sinasara, so ginawa natin siya ng paraan. So, dito naman, inangat natin siya ng konti para lumapat siya pag sinasara na. So, ayan na mga idol at ayan na yung ating owning. Ayan na yung kinalabasan ng ating ginawa as tutorial. So, ayan na nga mga idol at nakita nyo yung ating mga tutorial na ginawa sa owning na ginawa natin yung pagputol. So, dun sa huling idea na ibibigay ko sa inyo, ito na yung less natin. So, doon sa ginawa natin una, nag-less tayo ng uno, hindi naging maganda, kaya nag-trial and error tayo. So, nakuha natin yung pinaka-tamang less. So, height and width, kailangan lang natin mag-less doon ng 5/8. Lalong-lalo na doon sa may part ng kakabitan ng hinges. So, yung sinasabi ko na to na 5/8, ito lang yung ano, yung less sa ano sa paggawa ng single awning. So maybe dun sa mga double awning, dun sa may mga partition sa gitna. So maybe different less ang kailangan doon pa. So yun guys, sana ay meron kayong nakuhang magandang idea dito sa ating ginawang vlog for today. So yung next vlog natin siguro tuturuan ko kayo kung paano mag-calibrate or magtama o ng miter saw yung straight cut niya tsaka yung 45 degree angle niya yung kanto mesa kung paano mo pagagandahin ulit yung pag kanto mesa niya yung pag pinutol mo siya, pinagdugtong mo pikit siya, hindi siya nakanganga. Bibigyan ko kayo ng idea doon kung paano natin pagagandahin ulit. Kasi yung miter saw ko, bago yun. Pero, nung ginagamit ko na siya, nag-try ako sa kanto mesa, hindi ako naging satisfied dun sa, ano, sa ginawa kong, sa, kumbaga dun sa, bago yun eh, syempre. Dun sa pagkakanto mesa niya, hindi ako naging satisfied. Kaya ang ginawa ko, ay kinalibrate ko siya, hinanap ko yung magandang angle niya. So, yun na. Kaya, kung makikita nyo naman yung ginawa kong awning, eh hindi naman ganun kapangit yung kanto mesa. So, siguro, dun sa itong pinalabas nating vlog, makikita nyo doon na sinabi ko rin na kailangan yung base ng miter saw mo, nakalapat doon yung aluminum, maganda yung lapat ng frame ng awning para matapos mo siya ng maganda sa 45. So, syempre kailangan din talaga na i-calibrate mo yung miter saw mo para maganda yung ano, yung kanto mesa. So, next vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano natin i-calibrate ng maganda yung ating miter saw. Siguro, wag lang yung sirana. Wag lang yung sirana yung pinaka bearing niya dun sa may parang lieg niya na pag binababa mo yun. Huwag lang yung ganun. So, pero pagka yung halimbawa yung miter saw mo okay pa naman pero nawala na siya sa magandang angle ng 45, pwede pa yan. Mahanap pa natin yan. So, until next vlog, so, anuhan nyo yun, abangan nyo yun yung ating gagawing vlog kung paano natin i-calibrate yung ating miter saw. Kung paano natin ulit itatama yung 45 degree tsaka yung 90 degree angle ng ating miter saw. So sana guys ay meron kayo natutunan dito sa ating vlog kung paano gumawa ng awning. So until next vlog, syempre kung bago ka pa lang dito sa ating channel, click mo na yung subscribe button at syempre huwag mong kalimutan yung notification bell na paki-click all mo na rin para lagi kang updated dito sa ating gagawing mga i-upload pa na video.